nakilala kami ni Uziel nung high school, first year high school. Kilala ko na siya since first year high school and then hanggang mag fourth year. Si Jay kasi mas funny siya, so parang madali niyang mapatawa yung mga tao. So andun, nakash niya ako doon na masaya siyang kasama, masaya siyang tao. Kasi barkada rin kami. Para kasing naging close friend muna kami. Tapos yun, parang na-develop ko sa kanya. So yun, niligawan ko na siya. Kaya ayun, nakikita ko kung paano niya napapasayang iba at napapasaya niya rin ako. Jay, tandaan mo na si Eva o si Uziel ay yung asawa. O magiging asawa pala kasi hindi pa tayo nag-aaral. Ay sa tagiliran kinuha ng Diyos para mahalin at ipagtanggol kanino man. Kinuha si Eva, si Uziel sa tagiliran, malapit sa puso para mahalin. At ikaw, Uziel, tandaan mo rin na hindi ka kinuha sa ulo upang ikaw ang siyang masunod. Hindi rin sa leeg upang ikaw ang magpagalaw sa ulo na muna kayo magsipuan. Kundi sa tagiliran para pasakop, para sumunod, maging kaagapay, walang iwanan. Sa halip ay magkasama habang buhay. Hi, mahal ko. Congrats. Binabati kita dahil ikaw ang mapapang asawa. Hi, mahal. Jay Riquentel Pastoral. Kompleto. Simula na naging tayo, talagang di mo na ako pinakawalan. Fourth year high school, nagtapat ako sa'yo na at nanligaw sa'yo. Dahil sa pagtiyaga ko at pagtitiis, sinagot mo rin ako. Bata pa lang ako noon, prayer ko na kay Lord na kung sino ang unang lalaki na ibibigay niya sa akin, ay iloob niya na maging forever ko na din. I pray na someone na katulad ito ni Ipay. For 10 years namin, marami kaming mga pinagdaanan, mga tampuan, awayan. Pero sa blessing ng Panginoon, hindi kami pinaghiwalay. At ngayong araw na to, natuloy yung pangarap namin, ikasal. Hindi naging madali yung relationship namin. Maraming ups and downs. May mga konting pag-aaway, hiwalayan. Pero andun yung patience and persistent niya sa akin. Kung papaano kapag ka andon na sumusuko na ako, siya naman yung nagli-lift up sa akin. Ganun din naman ako sa kanya kapag sumusuko na siya. Ako naman yung nag-hold on sa relationship namin. Tagal mo din akong pinag-pray sa Panginoon at naging successful naman ang prayer mo na yon. Naging strong ang relasyon natin sa pamamagitan ng panalangin. At kung hindi dahil sa iyo at sa Panginoon, hindi tayo darating sa ganito. So, mahal ko, this 2022, we are celebrating the 14th year of our love. First love kita. My first and my last. Bilang isang magkarelasyon naman, nakita ko na sobrang malapit niya sa parents niya. Sobra yung pagmamahal niya sa kanila. Yun yung nakita ko na pag nagkaroon na kami ng family, nakikita ko na ganun din niya mamahalin yung family na bubuohin namin.
Tsaka nung high school pa lang talaga gusto ko na siya. Kaya hindi ako sumuko na hindi kami magkatuluyan. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Marami din nagsasabi na pag ikakasal ka na ay papasok ka sa magulong buhay. Madami din na nagsasabi na pag ikakasal ka na ay isasakal ka na. Pero sa akin, pag ikakasal ka na ay papasok ka na sa isang buhay na punong-puno ng pagpapala. Hindi importante ang buhay na meron ka before. Ang importante ay nakilala mo si Jesus at tinanggap bilang personal Lord and Savior. Hindi tayo nahuhuli, hindi rin tayo nauuna. We are just right and on time. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Mahal, this is it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ay, Malgo, ito na yung time na hinihintay natin. Pinapangako ko sa iyo na magiging mabuti akong asawa, magiging isang mabuting ama sa mga magiging anak natin. Mamaya, magkikita na tayo. And ito na yung pinaka-iintay natin after 14 years. Huwag mo kalilimutan that I love you. Pakamamaling kita habang buhay. Kahit na tumanda man tayo, maging maputi man ang buhok natin, kumulubot man ang balat natin, ikaw pa rin yung pinakamagandang babae sa aking paningin. Magkasama tayo dito sa new chapter of our lives. At patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon na magkasama. Kasi siya ang sentro ng ating pagmamahal. And I love you, mahal na mahal kita. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Ikaw lang ang Uziel sa buhay ko. Ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Magsasama tayong maayos at pinagpalang pamilya. Siksik, liglig at umaapaw na pagpapala habang buhay tayong magkasama, maglilingkod sa Panginoon. Pakamamahaling kita bilang asawa, ituturing kita parang prinsesa. I promise to submit in your leadership. So help me, Lord. Magiging initiator ako ng submission sa loob ng tahanan. Ayan. So that our future children will see kung paano kita nirerespeto bilang head of our family. At magiging responsible akong ama at magiging si anak natin. Mamahalin ko sila tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Sabay nating harapin ang mga pagsubok at nadarating sa atin. At naniniwala ako na kayang-kaya nating malagpasan yun sapagkat si Lord ang ating sentro ng pagmamahalan. Super excited din akong gawin ang iba't ibang bagay na kasama ka. Ang tumawa, ang mag-explore, mag-travel, mag-overnight sa beach nang wala ng mga kasama. Kumain sa iba't ibang resto and have a quality late night talk. Doon pa lang sa 14 years natin as boyfriend, girlfriend, naging strong tayo. Dito pa kaya sa pinag-isa na tayo ng Panginoon, mas lalo tayong magiging strong. I love you, mahal ko. At ngayon, papalitan na natin yan. I love you, mahal kong asawang maganda. I love. Simula ngayong araw, mahal ko, ikaw na ang buhay ko. Together we'll glorify and honor God's name. I love you. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you.